katauhan ni Duterte nagsalita na tungkol sa problema sa Bilibid. Pero bago yan ay pag-usapan muna natin ang tila pagkakamali ng DOJ sa sampina ni General Bantag ni reset o nireschedule o ipinagpaliban ng Department of Justice itong preliminary investigation kaugnay ng pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Nagka-issue kasi itong sampina na inilabas ng Department of Justice dito pa rin sa suspendidong Bureau of Corrections Director General Bantag. Ayon kay Attorney Rocky Balisong, ang abogado ni Bantag, ito ay dahil na rin sa umano'y maling middle name kaya na-reset ang preliminary investigation sa December 5 ngayong taon. Sa panayam nga ng mga mamamahayag kay Attorney Balisong, hindi dumalo ang kanyang kliyente na si Bantag dahil maling detalye sa sampina itong naunang inilabas ang middle name na nakasaad sa pinadalang sampina ay Soriano sa halip na Kitalig na siyang middle name ni Bantag. Lumalabas daw tuloy na two different individuals ito o dalawang magkaibang tao, ani Balisong. In effect ay wala pang natatanggap na sampina si Bantag kaya walang personality to appear. It refers to two different individuals. Definitely Gerald Bantag E. Soriano is not our client. It is Gerald Bantag E. Kitalig. It refers to two different individuals. Kanina naman ay pinareceive na itong tamang sampina at merong 10 araw si Bantag para maghain ng kanyang counter affidavit. Dagdag ni Balisong, nagpakita siya sa pagdinig kanina para i-manifest itong kanilang obserbasyon. Sa pagdinig naman sa December 5 ay maaari daw dumalo si Bantag sa pamamagitan ng Zoom meeting or itong video conference nang matanong kung hindi inungkat ni Balisong ang maling middle name nang tanggapin niya ang sampina noong Lunes. Kanyang ikinatwiran na ang preliminary investigation lamang kasi ang tamang panahon at forum para rito. Former President Rodrigo Duterte was passionate in the fight against illegal drugs, criminality, and corruption. Particular na dito ang laban kontra illegal na droga dahil nakakasira po ito ng pamilya. Naging masidhi po ang kampanya kaya naman bumaba na ang kriminalidad noong panahon ni Pangulong Duterte. Mahalaga na hindi masayang ang ating nasimulan at may pagpatuloy ang pagsugpo sa mga nasa likod ng illegal na droga para masolusyonan din ang problema sa kriminalidad at katiwalian. Sa totoo lang po, sa nakita ko nung nakaraang administrasyon, kapag na-contain ang paglaganap ng illegal na droga, kasama ang bumababa ang krimen. Pero kapag lumala na naman po ang illegal na droga, kapag dumami muli ang gumagamit nito, bumabalik ang kriminalidad. Mr. Chairman, opo. Go ahead, Senator Rubin. Opo, naiintindihan po natin lahat ang posisyon ng ating law enforcement dahil trabaho nila yan. Opo, trabaho nila yon. Pero yung akin lang po, pagka hindi natin tinanggap na ang drug addict ay biktima at laging sila ay kriminal, para saan pa po tayong nag-usap dito? Para sa akin, dapat merong thin line na sinusunod tayo. Kung sino ba yung mga nagninegosyo sa drugs, yun ang pwede lang, di ba? Pero yung mga biktima na bumibili-bili ng piso, ng 2 piso na droga, hindi po siguro natin dapat silang itratong kriminal. Kasi mga biktima yan eh. Sa akin po kasing nakita ko po eh, nandun ako eh, sa Bilibid eh. Hindi po nakatulong, yun ang big picture. The big picture, pag yung piso-piso na yan, kinulong nyo, isinama nyo sa mga kriminal, balang araw yan ang problema natin, sila pa po ang tirador. Kasi po, papainan lang nila ng droga, papainan nila ng konting pera, yan na po yung tatakbo. Yan na po sa kalsada, sila na yung mga runner, sila na yung... Lalo na po ngayon sa Bilibid na ang ginagamit. Katulad po nung hearing namin nung huli, at yan din po ang pinaliwanag ko sa DOJ, na yan din po ang matagal ko ng posisyon pa, 2010 pa, sinasabi ko na nandun ang mga drug lords sa loob ng Bilibid. Pag yan ikinulong natin yan sa loob, magiging soldier na yan sa loob, yung bumili lang ng piso. Darating ang araw, yung tao na yun, ay problema na po nating malaki yan. Yung akin po, kung meron tayong i-decriminalize, hindi naman po ibig sabihin na lahat ng droga ay i-decriminalize natin. Siyempre, ang ibig ko pong sabihin, yung mga maliliit, katulad po sa mga progresibong bansa, Mr. Chairman, sa mga first world country,
dinidecriminalize nila, depende sa dami. Hindi naman po pwedeng i-decriminalize nila. Pag nakuha nang ka ng isang kilong marijuana, pwede bang i-decriminalize yun? Eh, pusher ka na talaga nun. O nakuha nang ka ng sabihin na natin, gramo-gramo na shabu, eh, imposible naman na hindi ka tulak. Pero makunan ka ng piso. Piso na piso yung ganun lang kaliit. Yun po ba ikukulong natin? Gagastusan po ba ng gobyerno yan? Yung taong ganun na igagastusan natin, yun lang po yung akin. Ano? Naiintindihan ko po kayo lahat. Kasi talagang nasa law enforcement po kayo. Dapat nyong ipatupad kung ano yung mandato po ninyo. Pero yung akin lang po, panahon na po para pag-isipan din natin kung ano po ba talaga ang trato natin sa atin pong mga drug addict. Sila po ba talaga ay biktima? O ano bang gagawin natin sa kanila? Kriminal? O yun lang po, Mr. Chairman. Salamat po. Iniiwasan na usana natin pag-usapan itong bantag test. Pero hindi maiwasan. Meron na naman tayong nabasa. Na, ito na, Department of Justice, pinapa-imbestiga itong si General Bantag. Maliban pa doon sa kasong double murder. Dahil daw nag-hukay dyan sa Bilibid Prison. Gumawa ng tunnel. Nag-hukay ng malalim na malalim. At yun daw tunnel papunta doon sa ilog. At ang haka-haka ay gagamitin daw yun na para patakasin ang mga bilanggo. Alam niyo, kumisan eh, hindi ni nag-iisip yung mga ano eh, puro kabalbalan. Eh bakit kailangan ka pang maghukay ng tunnel o ng lagusan para patakasin mo bigo kung ikaw yung bossing dyan? Kasi yun ang pinalalabas nila ngayon eh. Kaya di kung boss ka dyan sa munting lupa, di hawak mo lang tagas, di gagawin mo lang kasi lumabas na kayo doon sa harapan mismo. Ba't kailangan pa mo? Para kasi na ulo na gano'n. Maglalagay ka pa ng tunnel. Eh, ang paliwanag dyan ni General Bantang. Eh, sabi niya, gagawa ko ng, ano, ng malalim na swimming pool kasi kami ko sa Bureau of Corrections. Marami sa amin mga scuba divers. Gusto namin, gumawa ng isang swimming pool na malalim na malalim para pag nag-dive kami. Eh, talagang pang scuba diving na ikaw nga. Ako, ang tingin ko dyan. Kasi siyempre sabi lang, ba't teka muna, bakit pang, ano, pang sarili nyo, pang personal nyo, meron na kayong swimming pool, gagawa pa kayo ng bago. At tingin ko naman, eh siguro nga ako, gumagawa yan para money-making venture, kung magagawin na nila lang isang swimming pool na kakaiba at pwede kang mag-scuba diving. Na ibig sabihin, magbabayad ka muna. Mayroong entrance sa paggamit mo ng swimming pool. May bayad, in other words. So, di yung Bureau of Corrections, maliban pa doon sa budget na galing sa gobyerno, magkakaroon pa sila ng dagdag at ito'y magagamit nila sa kung ano mga proyekto nila sa loob. Pero sabi, inalabas sila na marami daw paglaban sa batas ang ginawa mga pag-uugay. Eh, ba tayo na rin, gukay daw ng ginto. Kung ano, sari-sari. Ako, nakikita ko dyan. Mukhang ginagawa nila, sinisiraan nila itong si General Bantag. Maliba pa doon sa inilalaraman nila na kriminal. Eh, meron pang mga kalokohan na ginagawa. Kaya kita nyo, biglang nagkaroon daw hindi nga nag-grade eh. Natatandaan niyo yung mga nahuling mga improvised weapons, mga panaksak, kung ano-ano pa, mga partik. Yun daw ay isinuko. Isinuko ng mga inmates. Ha? Hindi yun nakuha yung tarig, yung biglang pagbisita sa mga selda nila. Yan eh, sinabi lang nung bagong nagpapatak ko sa Bucor, na isang general din. Isuko niya yung mga yan. Ano yung sinuko? Parang napaka-natural naman. Against human behavior. Eh kaya nga sila gumawa ng mga yan eh. Yun eh, gagamitin nila sa kanilang kung ano ang naisip nila, pag-iigante, pananggalang, o ano man. Eh,
Bakit mo isusuko yan? Di may record ka na, meron kang violation. Ayan, ayan ang mga problema dyan. O kadalasan, yung mga gumagawa, lumilika ng mga drama istorya, hindi mo nila ginagamit yung mga sentido mo nila. Kaya nangunguli sila. Kaya si General Ban, ginagamit niya yung sentido mo niya. Tingnan niyo. Yung demanda sa kanya. Wala pa naman demanda actually. Inaakusahan pa lang siya. Wala pang preliminary investigation. Pero, ama, eh, pinanganda ka na. Nalang yung nilalarawan na guilty siya, na siya ang utak. Pero, maganda rin naman ang kanyang mga pinupunto. Ha. Sabi niya. Number one, sabi niya. Sabi nila, ako raw ay nag-utos na patayin yung naninira sa aking komentarista. Sapagkat yung komentaristang yon eh, binibira ako sa programa niya na ako daw ay isang tiwaling opisyal na merong mansion, merong mga maraming sasakyan, nakaparada sa tapat ng aking bahay niya sa Laguna. Na ang katotohanan, wala akong mansion. Yung mansion, nasa pangarap ko lang yun, na pag ako nagretiro, mapagawa ko ng magandang bahay ko. Yun ang mga plate of cars. Masasakyan ang parada niyo muna sa bahay ko. Eh yun eh, mga magagarang kotse ng mga kapitbahay ko na wala naman silang maparadaan ng mga sobrang sasakyan nila. Kaya nakaparada na lang sila doon. Paman na rin sabi, sabi niya, ang kanilang tsyorya, dahil ako galit, may motibo akong pumatay dito sa komentarista. Eh alam niyo, maganda yung kanyang paliwanag doon ha, na hindi ako pwedeng gumawa niyan. Una-una sabi niya, yung komentaristang yon na sinasabi nila na gumawa ng video na ang pamagat ay Cinderella Man. Ako nung yung Cinderella. Hindi ba yung kwento ng Cinderella, isang mahirap na naging prinsesa dahil sa sapatos? Ito naman, kung mga ordinaryong tao nung naging bureau chief ay yumaman. Kung mga tiwali. Corrupt. So yun daw ang motive dahil sinisiraan siya. Eh sabi ko nga, oh, kung yan ang motive mo, eh sangayon sa mga pulis, sa investigador mo, investigador, isang daan at anim na po ang binibira ng pinatay na komentarista. Eh kung isang daan at anim na po, eh bakit siya lang ang tinutukoy yung may motibong pumatay? Di dapat lahat yung 159, kasama siya na lang. Sa 160 yan, lahat ay puro persons of interest. Eh bakit si Bantag lang ang iniisip niya? Eh di ba, pati raw si Presidente Duterte, binabanatan. Si Presidente Marcos, binabanata. Marami pang ibang politiko. Ah, ba't di nyo tinuko yung namaster man at si Bandag lang. O yan, number two, sabi niya. Sinasabi nila na inutusan ko daw itong mga commander ng mga gangs na patayin yung komentarista. Eh sabi niya, alam niyo ba, yung umami na pumatay, pati na yung sinasabi niyang kumontrata sa kanya, yun know, yung mga tao ng isang bilanggo na nagangalang ako na galit sa akin. Kasi nga, drug lord eh. Eh, ako galit sa drug lord, di ba? Kaya ako nilagay ni Presidente Duterte dyan eh. Kasi nung wala pa ako, ako, para sila mga hari dyan. Kaya mga kubol nila, nagagandahan. Mayroon sila mga alak, may babae pa. Ah, madali sabi kasi may pera eh. Kaya madaling nakikikilan. Hindi nakikikilan, nasusuhulan yung mga pulis. Ah, wala din yung mga bantay. Opisyal. Pero nung pumasok siya, giniba niya yun. Kaya, siyempre, nasira negosyo. Galit sa kanya. Gusto siyang tanggalin at patayin. O sabi niya, yung umami na yan, at saka yung nangontrata na bilanggo, eh, tao ng mga galit sa akin, gusto kong patayin. Gusto niyo sabihin eh, ang utusan mo, yung mga tao gusto pumatay sa akin. Ano ba yan? Ang pakabubo ko naman. At saka, paano mangyayari yun? Eh, gusto nga akong patayin eh. Kaya pangalawa, yung komentarista, nung ako'y siniraan, sabi niya, inilabas ko yung damdamin ko dyan, nagalit ako sa kanya. At ako'y nang konsulta pa sa amo ko, yung secretary ng Department of Justice. Humihingi ako ng guidance na magagawin ko rito at sinisiraan ako nito. Eh,
ang iniwan ako pinansin. Pagkatapos, ngayon eh, sinisirahan pa ako ng aking boss. Kasi sabi niya, sabi raw nitong boss niya, Secretary of Justice, noong September 9 daw, si Bantag daw, eh galit na galit. Nung malaman na papunta yung komentarista para kuna ng larawan yung sinasabing mansion at yung mga sasakyan niya. Kaya daw parang pinapakita na may motibo siyang pumatay, galit na galit, umalis, at hindi na umatin doon sa graduation rise. Kaya katotohanan daw, nandun ako, hindi naman ako umalis. Pangalawa, sinasabi raw ng boss niya, ang sekretary ng Justice Department, na yung pagpunta ni komentarista doon, eh para bumuo ng isang Cinderella Man video at yun ang gagamitin si pagbanat sa kanya noong September 9. Eh sabi niya, hindi totoo yan kasi yung araw na yon tapos na yung video. September 5 pa inilabas sa kanyang programa. At katunayan sabi niya, September 7, tinagalan ko nga yung boss ko ng video eh. So paano mangyayari yun? O alam niyo yung mga ganyan na mga paliwanag, gagamitin natin ang sentido kung natin. Eh talagang, kung baga may insulto yung talili niyo kung maniniwala kayo. Eh, di ba, nung ako po yung nagsusuri sa kaso niya, sinasabi ko, wala ko makikita ng ebidensya na uugnay kay Bantag doon sa krimen. Ang mga ebidensya pinapakita nila, ang nauugnay sa krimen ay si Sirueta, yung kanyang security chief for operations. Nawawala na o, hindi naman nagpapakita. Mabuti, kung hinuli nila yun, at yun ay kumanta na si Bantag, yeah, di okay, wala problema. Merong ugnay, may link. Eh, pero wala ho eh. Kaya sabi ko, bakit yung sinasama yan? Kasi pag sinama niya sa demanda, the mere fact na i-demanda niya yan at nilalarawan yung utak niyan, sinisiraan niya siya. Mali naman. Walang ebidensya eh. At nung ginawa nila ng paraan, gumawa pa ng supplemental, ng dagdag affidavit, matapos ilang araw na hindi naman niya sinasabi sa original na pag-abi niya, huwag nilalo na tayo ng duda. Sabi ko, ito lang yung piniprimap niyo itong tao ito. O, kaya tingnan niyo, maraming mga kalakaran na nagpapakita na hindi ka panipiniwala yung demanda sa kanya. Kaya huwag kayong magtataka. Kung ito, unang-una, hindi ito kung meron mang warrant of arrest, kaya nga na sinabi niya, hindi siya susuko. Papatayin ako dyan sa loob ng bilangguan. Marami akong atrasin siya sa mga kriminal na nasa loob. Hindi siya magpapakita. Tatakas na lang yan. Kaya yan ang nakikita ko niya. Eh, may interest nga siya sumama sa preliminary investigation eh. Nung kinuha yung subpoena, hindi pa pala ready. At nung ready na, isinerve naman doon sa, wala naman siya doon, wala na siya sa bahay. At nung may serve, ang balita natin, naloko na. Ang balita natin, mali pa yata. Thank you. You have a very good point, Your Honor. And I think it really goes without saying that we have to jail the poser and save the user. Diba? Ganun ang ating mantra dyan. Jail the poser, save the user. But you will save and save if magiging talamak na rin yung magsabihin ng mga tao, hindi ba tayo magkukulong nito. But anyway, pag-usapan natin ang maigihan ng gusto para... Yes, sir. Go ahead. Maganda rin po yung punto ni Senator Robin Padilla. Actually, ang we treat yung mga drug addicts po, not drug addict, but drug dependents as yung may health problem. Health issue na actually yan eh, more than a law enforcement issue. Siguro we can consider yung mga voluntary drug dependents na gusto magpa-rehab. Wala na silang offense, ibig sabihin hindi sila kakasuhan. Voluntary nga nag-avail nga sila ng mga ating mga remedies eh. Pero yung mga nahulihan po in possession, they can always say na use gagamitin niya eh. But you know, pwedeng benta rin niya yun eh. Actually, in many instances, drug users are also drug pusher. Dalawa yan eh. Doon nila kinukuha yung kanilang ginagamit eh. So medyo complicated po yung situation na yun. So depende po siguro sa amount na makukuha sa kanya. So if ito sir, let us open up our minds. Halimbawa,
I am the author of this bill. Yun talaga nakalagay doon. At saka Senator Rubin Padilla is very keen on treating this problem as a health issue and not a criminal issue. So dito tayo sa health issue. Halimbawa, nagpatsisyon sila. Gamit ang druga, ni-raid ng PDEA. Drug using ang kaso nila, which is decriminalized. Huli sila. Huliin pa rin sila. But dadalhin sila sa Drug Rehabilitation and Treatment Center ng DOH. At kwan, kailangan mandatory on their part to undergo. Otherwise, paano? So magdagdag tayo ng provision dito na kung hindi sila magpaparehab, kakasuhan sila. Di ba? Kasi kaya natin inamin yung batas para hindi sila kakasuhan at i-rehab sila. Ngayon, kung ayaw na magparehab, anong magiging next move natin? Dadami ang problema ng druga pag hindi sila magparehab, di ba? Go ahead, sir. Your Honor, bali, magkakaroon po ng tatlong kategory ngayon yan. Drug use, drug possession, and drug trafficking. Iyon nga, sir. Yung example na binigay ko is that's plain drug using. Dahil patsisyon eh. Nagpatsisyon. Na-raid sila ng PDEA. Huli. Ngayon, mga anak ng mayaman, ayaw magparehab. Kahit na co-300 sila doon, gumagamit at positive sila sa kanilang drug test. Ngayon, dalhin sa DOH. So, kailangan ngayon, ang magiging standard natin sa Drug Rehabilitation and Treatment Center ng DOH ay secured na wala makakalayas. So, parang treatment doon, treatment sa kanila ay talagang obligado sila makulong doon at ma-rehab. Ikukulong sila doon para i-rehab.